nalaman ni Harold ang gagawin niya nang makita niyang itinaas ng estranghero ang kamay na may hawak na itak. Mabilis itong tumakbo papalapit sa kanya. Papatayin talaga siya nito. Tatagain siya ng hawak na itong itak at hindi talaga siya nito bubuhayin. Taal na taga San Rafael ang mga magulang ni Harold, kaya malapit ang puso niya sa bayang iyon. Bilang pastor ng isang relayon ay nagtungo ang grupo nila roon dahil sa isang medical mission at nagustuhan niya ang isang bakanteng lote na hindi kalayuan sa poblasyon. Agad niyang sinabi ang tungkol doon sa kanyang asawa nang makauwi at nagmungkahi siyang bili niyon. "Ikaw ang bahala, Harold," tugon ni Melba na nakangiti. "Kung kaya nating bilhin, sige, patayuan natin ang bahay at after your retirement ay doon na tayo." Niyakap niya ito at tinalikan sa ulo. Malungkot ang mga matang tumanaw siya sa malayo. Bigla kasi niyang naisip ang mga magulang na magkasunod na mayapa noong nakaraang taon. "Sayang." Pagbuntong hininga niyang sabi, tiyak na matutuwa ang nanay at tatay kung buhay pa sila ngayon. Hindi nila naisip na maninirahan tayo sa San Rafael. Gumanti ng yakap si Melba. Inihilig pa nito ang pisngi sa kanyang dibdib. "San man sila naroon ngayon ay tiyak na mayiging masaya sila. Lalo na kapag matatanda na tayo at doon na nga nakatira sa kanilang probinsya. Puntahan natin yung lugar, Mel. Kapag may time ako next week ay sumagli tayo roon para makita mo yung lote." "Oo naman. Magdala na rin tayo ng pera dahil oras na magustuhan ko ay babayaran na natin para sure na atin na yun." "Talaga?" Nanlaki ang kanya mga mata. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Bigla siyang nakadama ng pananabik. "Totoo bang sinabi mo, Melba? Ayaw mo?" Natatawa nitong sabi. Pinisil pa ang kanyang ilong. "Taong to, sigurado na mayiging atin talaga ang loteng yun." Nagsaliw ang kanilang tawanan. Hindi pa man ay kapwa na sila masaya. Umaapaw ang tuwa sa puso ni Harold matapos niyang iimpil ang kanyang kotse sa tapat ng loteng nabili nilang mag-asawa. Nang araw na iyon ay agad siyang mibis. Hindi pa siya nasiyahan sa pagtanaw doon, kaya iniyakbang niya ang mga paa patungo sa gilid ng kalsada at humarap sa loteng. Masasabi na talagang kanila na. "Sa amin na ang lupang ito." Alas niyang halos mapunit ang sulok ng mga labi sa luwang ng pagkakangiti. "Hindi magtatagal ay papatayuan namin ito ng bahay at dito na kami maninirahan. Praise the Lord." Lumingon siya. Nakita niyang ngiting-ngiti si Melba at nakatingin din sa loteng iyon na naging madamo na, habang nakaupo pa rin sa loob ng kanilang sasakyan. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang katuwaan kahit hindi ito magsalita. Higit pa siyang nagalak. Naisip niya ang dalawa nilang anak na kapag nanirahan sila sa lugar na ito ay nasa wastong edad na at tiyak na ma-appreciate rin ang ambience. Maaliwalas kasi roon at tahimik. Ngayon pa lang ay nararamdaman na niya na magiging mapayapa ang kanilang pamumuhay doon. Nang bawiin niya paningin kay Melba at muling inukol sa lote, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla ang pagsikdo ng kanyang dibdib dahil sa pinakadulo ng lupa ay nakita niya ang isang tila galit na lalaking nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Hindi hadlang ang mga damo roon para makita rin niya ang mahigpit nitong pagkakahawak
sa isang nahihintab na itak. Napalunok siya. Ramdam niya ang pamumutla ng kanyang muka. Hindi niya maitanggi sa sarili na labis siyang natakot. Sino ba ang lalaking ito? Saan ba ito nagmula? At parang kabuting gubat na bigla na lamang lumitaw. Sa kanya ba talaga ito nagagalit? Nanginginig ang kanyang buong katawan nang makita niyang itinaas nito ang kamay na may hawak na itak. Inihanda nito ang sarili sa pag-atake. Tila nag-aapoy ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Nang sumigaw ito ng malakas ay lalo na siyang hindi nakakaibo at parang tuod lang siya sa kinatatayuan habang pinagmamasdan nito. Diyos ko po! Bulalas niya nang mabilis itong tumakbo papalapit sa kanya. Ibig na ibig niyang tumakbo upang iligtas ang sarili, subalit hindi niya magawa. Bukod sa naparilisa ang buo niyang katawan, ay tila ipinako pa ang kanyang mga paa. Tatay ko po! Habang papalapit ang estrangherong may hawak na itak, ay lalo niyang nakikita ang galit na galit nitong itsura. Papatayin talaga siya nito. Tatagayin siya ng hawak nitong itak na bukod sa halatang matalim ay pagkahaba-haba pa. Siguradong mamatay siya kapag nakalapit na ito at hinataw siya. Hindi siya nito titirahan ng buhay at matapos siya nitong pagtatagain ay magkapuputol-putol ang kanyang katawan. Wag! Sigaw niya nang makalapit na ang lalaki. Naitaas niya ang dalawang kamay bilang pananggalang. Batid niyang walang silbi iyon sa hawak nitong itak, subalit sa pagkakataong iyon ay ito lang ang kanyang paraan. Wag! Mariin niyang ipinikit ang mga mata at hinintay na lang ang mahapding paglagos ng talim ng itak sa kanyang katawan. Napaigik siya nang maramdaman niyang tila bumunggo sa katawan niya ang katawan nito. Nawalan siya ng panimbang at bumagsak sa lupa. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Melba, kaya napadilat siya. Dahil nakailata siya sa lupa, ay nakita niya ang maliwanag na kalangitan. Agad na namaypay ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Dahil sumiksik sa utak niya, napatay na siya at lumilipad na sa kalawakan. Harold! Melba! Anas niya nang marinig ang tinig ng may iyak na asawa. Nanatili siyang nakahiga at naglumikot ang mga mata. Melba! Asawa ko! Nasaan ka? Nakarinig siya ng mga papalapit na yabag. Dakay nakita niya ang mukha nito na nakatunghay sa kanya. Lumunok siya nang umupo ito sa tabi niya at niyakap siya. Ngayon niya naunawaan na hindi pa siya patay. Nang bigla niyang maalala ang rason kung bakit siya nabuwal, ay dali-dali siyang bumangon. Yanig ang pagkatao na inilingan niya ang paningin upang hanapin ang estrangherong may dalang itak kanina. Harold! Tawag ni Melba sa kanyang atensyon. Ano bang nangyari sa'yo? Melba! Niyakap siya nitong muli. Umagulgol na ito. Ang akala ko'y namatay ka. Akala ko'y bumagsak ka dahil inatake ka sa puso. Sa sobrang tuwa dahil nabili na natin itong lupang gusto mo. Ang lalaki! Anas niyang muling hinanap ng mga mata ang lalaki may dalang itak. Nakita mo ba kung saan pumunta ang lalaki may itak, Melba? Sinugod niya ako. At ang buong pag-asa ko'y pinagtatagahan niya ako. Namunot ang noon nito. Pinalis ang mga luha
Bumalatay sa mukha ang pagtataka. Wala naman ako nakitang lalaki, Harold. Sabi nitong sinapuan dibdib. Ngayon ay takot ang mababasa niya sa mukha nito habang lumilinga sa paligid. Tayo lang ang tao rito. Kaya ako bumagsak ay dahil sinugod niya ako. Pumikit ako dahil ayokong makitang tatagiin niya ako. Pero naramdaman kong bumunggo siya sa akin at ako'y bumagsak. Sunod-sunod ang pag-iling ni Melba. Wala talaga akong nakitang ibang tao rito. Walang lalaking may hawak na itak, Harold. Harold, kitang-kita ko na bumagsak ka, pero walang bumunggo sa'yo o umatake. Parang ibig sumabog ng ulo niya dahil sa narinig na iyon. Para masagot ang mga katanungan ng mag-asawang Harold at Melba, ay minabuti nilang bumalik sa matandang lalaking may-ari ng lupang kanilang binili. Sigurado sila na may alam ito at masasagot ang hiwagang nangyayari sa kanya kanina. Si Nicanor, ani ni Lolo Dolfo matapos marinig ang kanyang kwento. Inatake ka ng multo ni Canor, Harold. Multo ho? Duweto nilang mag-asawa na kapwa ng lalaki ang mga mata. Binata pa si Canor noong magpakamatay sa lupa kong iyon. Sinaksak niya ang sarili sa pamamagitan ng kanyang itak. Nasaksihan iyon ng isang tao lang, si Lilian. Lilian ho? Ani ang napapalunok. Oo, ang iyong ina. My God! Bulalas ni Melba na sapuan dibdib. Tumingin ito sa kanya. Harold, walang nabanggit ang inay tungkol sa bagay na yan. Nakaraan na iyon, kaya marahil ay hindi nila inungkat. Isa pa, masilamuot ang mga pangyayari. Kaya marapat talaga na ilihim na lang iyon. Ano ho ni inay si Canor, Lolo Dolfo? Mahal na mahal siya ni Canor. Pero ang kasintahan niya ay ang iyong ama na matalik na kaibigan nito. Iyon ang hindi matanggap ni Canor. Kaya nagpa siyang magpakamatay. Sa harap ni Lilian, tinawag nito ang nanay mo noong umagang iyon. At inihayag ang saloobin bago nagsaksak ng itak sa sarili. Pakiramdam niya'y hinataw siya ng malaking kahoy sa ulo. Hindi niya kalaing makakarinig siya ng ganitong kwento. Tama ang matandang lalaki. Masalimuot nga iyon kaya hindi na binanggit sa kanya ng mga magulang niya. Sa tingin ko, Harold, bigla siyang nainip na marinig ang sasabihin pa ni Lolo Dolfo nang saglit itong tumigil sa pagsasalita. Ano ho yun, Lolo? Nagpakita sa'yo ang kaluluwa ni Canor dahil inakala niyang ikaw ang ama mo. Kamukhang kamukha mo kasi si Danilo. Wala kayong ipinagkaiba sa kilos at pananalita. Galit si Canor sa ama mo at kung siguro'y buhay pa siya ngayon ay totoong pinatay kanya sa pag-aakalang ikaw ito. Hindi malayo na pagtatagain ka ng kanyang itak. Kaya pala, bulalas ni Melba. Pinalis nito ang mga luha. Mabuti na lang at multo na si Mang Canor. Inakbayan niya ang asawa. Kung nagkataon ay namatay na ako sa taga at naulila ko ang aking mag-iina. Niyakap siya ni Melba. Mahigpit. Mabuti pala at may pasok sa school ang mga bata at hindi natin kasama ngayon. Hindi magandang masaksihan nila ang nangyari kanina. Hindi pa kayang apuhapin ng isip nila ang mga bagay na ito. Ang itak. Ani ni Lolo Dolfo. Natuon uli ang atensyon nila rito.
Nakabaon sa lupang iyon ang itak ni Kanor. Nakiusap kasi sa akin ang mga magulang noon ni Kanor na doon ibaon iyon para raw sa katahimikan ng kaluluwa nito. Pumayag ako dahil wala namang mawawala. Hindi ko naman kayang ipagkait ang konting bagay na iyon para sa nasawi. Tumangutangu siya. Ipahukay ko ho ang itak, Lolo Dolfo. Kung may labi pa iyon, ay ipabibindisyonan ko at ibabaon sa tamang lugar. Sa tingin ko naman ho ay mas matatahimik ang kaluluwa ni Mang Kanor kapag ginawa ko yun. Maluwang ang ngiting iniukol sa kanya ni Lolo Dolfo. Tama, maganda ang plano mo, iho. Totoong isa kang mabuting pastor. Salamat ho, Lolo Dolfo. Habang nagmamaneho siya pa uwi, ay naging tahimik siya. Laman ng kanyang isip ang natuklasang katotohanan tungkol sa nakaraan ng mga magulang. Iginalang naman ni Melba ang kanyang pananahimik at nakontento na lang ito sa pagbabasa ng Biblia na lagi nitong dala. Si Itay ang naging itak sa buhay ni Mang Kanor. Itak na kumitil sa buhay nito dahil sa isang babaeng pareho nilang minahal. Ang inay